Okay, so this will be a short video. This is my first religious something about the Bible video. Okay, first time. So this will be in English, then Tagalog, English, then Tagalog, okay? Complete English translation, complete Tagalog translation. First, the English. I am Peter, and I have a limit on my forgiveness to people. Okay? There is a number limit. Okay? So, translation in Tagalog. there's a Bible verse there, and it's about forgiveness, okay? How many times should I forgive? Ako si Pedro, Peter, Saint Peter. Ako si Pedro, pero hanggang pito lang ako magpapatawad. Okay? Then Christ said, 70 times 7. So we all know about that. No? Alam na natin yun, no? Magpatawad ka lang pas 7 beses lang. Kasi sabi ni Pedro, hindi gusto ko hanggang pito lang ako magpatawad. Tinanong nga, no? Sabi naman ni Jesus Christ, magpatawad ka 70 times 7, okay? That's the topic here. Yun ang topic natin dito. Long ago, no? Nung maliit pa akong teenager, no? Naintriga ako, bakit yung isang simbahan, ano siya? From time to time, ano? Hindi naman everyday, no? Wala naman ganon. Hindi naman everyday. Siguro once a week, once every 1.5 weeks, once every 2 weeks, ganon, 1.5, no? Week. Nakikita ko, kakatok lang yung isang alcoholic, aabutan ng pera, nasalis na yung alcoholic, no? Minsan pa nga, nandun ako katabi niya, nung alcoholic, amoy kay inom lang. Pero ang oras, alas 9, alas 10 ng umaga, amoy alak pa siya. Tapos nangingi ng pera, binigyan naman ng simbahan. Nung time na yon, gulong-gulo ko. Sabi ko, eto yung sarili ko ha. Sabi ko, bakit bibigyan ng simbahan ang alcoholic pera, pampakain, at baka binabibili rin niya ng bisyo niya alcohol na pang-iinom niya, no? Bakit? No? Ngayon ko lang naintindihan sa sarili ko, kasi 70 times 7, walang hanggang pagpapatawad ang gagawin mo sa kapwa mo. Yun pala yun. Ngayon ko lang naintindihan na bakit may bisyo at saka lasing pa nung nangingi ng pera. Inabutan pa rin ng pera. No? Ngayon ko lang naintindihan, no? Long ago, when I was still a teenager, I saw a church not every day. Okay, not every day. Once every week, once every 1.5 week, once every 2 weeks. An alcoholic comes in and begs for money, and the clerk, the church clerk, quickly gives away a sum of money. Okay? Gives a sum of money. And the person, the alcoholic, which is sometimes still reeking with alcohol, quickly moves away out of the church. Okay? At that time, I was wondering, why would the church give money still to an alcoholic to buy food and more alcohol? That was I wondering, why still give? Now I know that it's because you have to forgive 70 times 7. Okay? So, as Catholics, I'm not a priest, okay? As Catholic, I'm not a spokesman of the Catholic Church. Okay? As Catholics,
we were taught that you should forgive, but let the person face the crime. Example, the person stabbed you with a knife, no? Homicide, stabbed you with a knife, homicide. As Catholics, we are taught to forgive, but let the crime and the court proceed on its course. But you have forgiven. Forgiven. Okay, but you still let the crime and the court decision proceed on its course. Okay? Yeah. Kaming mga Katoliko, hindi ako pari, hindi ako spokesperson ng Katoliko. Sinasabi natin na magpatawad. Example, sinaksak ka, patawarin mo, pero ipagpatuloy mo yung ano, yung sasampahan ng korte, no, homicide, tingnan mo kung ano maging desisyon, no? Pero pinatawad mo na siya. Okay? Yun ang ibig sabihin nung kwento na si Peter, sinabi ni Jesus na 70 times 7 ka magpatawad. Kumbaga sa Tagalog ay only. Only yung pagpapatawad mo. Okay? Yeah. As Catholics also, obviously, we should not forgive blindly. Blindly, okay? Blindly. Meaning, if you know the person will still do the same bad act, do not forgive ASAP, but find a way so that the person will reform. After reformation, then you may forgive. Okay? I hope you got the point. Okay? Reform the person, then you may forgive. Not forgive, then let the person do the crime again. Okay? Repeat. Repetitive performance of a certain crime. Okay? Don't do that to the person. Okay? By forgiving, you just let the person do the same crime again and become a repeat offender. I hope you got my point. Sometimes, if we forgive ASAP, sometimes you're saying to the offender, it's okay to steal. It's okay, I forgive you. But steal again. That's the message you are conveying, okay? So, sa Katoliko, no? Minsan, kailangan natin ipitin muna yung pagpapatawad, no? Ireforma muna natin yung nagkasala sa'yo. Example, snatcher, no? Hindi yung nesnatch ka, o pinapatawad na kita. And so, pag pinapatawad mo na ASAP, may isip nung ano, wala naman pala nangyayaring masama eh, magdakaw pa ako ulit, mag-snatch pa ako ulit. Mambiktima pa ako ng 10 pa na mga estudyante. Okay? So, dapat sa ganung usapan, iipit muna natin yung pagpapatawad, no? Ireforma muna natin yung tao, no? Para hindi na magnakaw uli, reforma. Okay? Reform, no? Reform the person. Pag-reform na, pwede mo na patawarin. Para hindi na siya maging repeat offender. Okay? Now, sometimes, there are cases where it's really hard to forgive. Okay? It's easy to say, forgive, but sometimes it's really hard to forgive, especially when the deed done was terribly deep and terribly wrong. Okay, you have trusted the person. Okay? So, in that case, you have to pray that you can have the heart to forgive. Pray. And
you must find ways that the person you are wishing to forgive, you must find ways to see if the person is on reformation, being reformed in the process. Okay? That process of seeing the person in reformation process will lead you to forgiveness. Okay? Because here it is. If you're not forgiven, okay, I'll not forgive. Too deep a thing done to me, too deep. It hurt me so much. I don't want to forgive. Now, if you quickly isolate to one island and totally forgot the person for 20 years, you still didn't forgive. I hope you got my point. You still didn't forgive. There is still no forgiveness given. I hope you got my point. But if you, from time to time, see, is there reformation? Is there something being done to rehabilitate the person, the bad one? Then later you may have the time and opportunity to forgive the person. Okay? Tagalog translation. Mahirap talaga magpatawad. Madali lang sabihin, pero mahirap, no? Madali magsabi na magpatawad. Pero may mga pagkakataon na ang hirap talaga, no? Masyado malalim yung ginawa sa yung kasalanan, no? Yung pagkakamali, ang hirap patawarin, no? Isa sa magandang paraan, bukod sa pagdadasal, no? Pagdasal ka, bigyan ka ng grace na makapagpatawad ka. Yun. Bukod doon sa pagdadasal, pwede mo rin subaybayan yung tao kung nare-reforma sa kanyang pagbabalik loob. Nare-reforma, reformation. Nasubaybayan mo. No? Kasi pag sinusubaybayan mo, indirectly, hindi mo napapansin, lumalapit ka rin sa pagpapatawad. Forgiveness. I hope you got my point. Malalim lang na konti yun. No? Malalim lang na konti yun. Lumalapit ka sa pagpapatawad, pag nakikita mo yung tao, nasa daan na ng pagreforma, pagbabagong loob, okay? Baka dun magawa mo na magpatawad. Ngayon, kung ikaw, hindi ka nagpatawad, ang sakit, ang sakit. O nagpunta ka sa isang isla, 20 years kang nandun, 20 years kang hindi pa rin nagpapatawad. I hope you got my point, no? Walang pagpatawad doon. No, 20 years pa rin yun, hindi mo pa rin pinatawad, no? Kailangan, may idea ka na nasa daan ng reforma, no? Pagbabagong loob, yung hindi mo mapapatawad ng tao. Kailangan na susubaybayan mong konti, no? Kasi pag nasusubaybayan mo, lumalapit ka rin sa pagpapatawad. Kasi nakikita mo nagbabago, eh. No? Okay, I think that covers all of that topic. So, subscribe and follow and subscribe. If you didn't get some points here, just pause, rewind, okay? Pause, rewind. I hope you got my point, and unlimited forgiveness is what the Bible is saying, but sometimes, we Catholics, it depends upon the context of the situation. Okay? Sometimes, it is not advisable to forgive ASAP. ASAP. Okay? Forgive, but probably, you must see to it that other ways, other good ways are also being done. Other good ways are also being sought. Okay, so subscribe and follow and subscribe.